Hello, welcome to Libra Philippines. So ito po ang ating general love reading for Libra. Take only what resonates, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin niyo lang yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. Okay, so if you're a cross watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Libra. So bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles dito depende sa mga nangyayari sa'yo. So again, this is for Libra, kapalaran sa pag-ibig. Let's start your reading. Check your Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter sign, guys. For Libra. Okay, main energy mo is the Two of Wands. What's with the Two of Wands? The Death card. Okay. Iba sa inyo, meron ka mga plano na either sisimulan or tatapusin. So, hindi ko masabi kung saan doon. But definitely, you will do this for the better. Okay? Para sa ikabubuti mo, ikabubuti ng lahat. Okay? Para magkaroon ng improvement. Para magkaroon ng growth. Okay? Medyo malayo-layo na yung iyong narating ngayon. And pwedeng, yung iba sa inyo, gusto mo pang may marating ka pa. You want to be more successful. Kasi nakikita mo yung sarili mo magiging successful ka. Kaya lang, hindi, kumbaga pwedeng successful ka na ngayon, nakikita mo na may mas isa-success ka pa, may mas, yung iba may mas iyayaman ka pa. So with the Ace of Pentacles, yung iba sa inyo, kaya gusto mo simulan itong bagay na ito. Okay? So anyway, pagdating sa person, nakakonnect mo sino to for Libra? Sino itong person nakakonnect mo? Libra. In person mo, we do have here the Hermit, that is a Virgo energy. Could be dealing with the Virgo, pero okay lang, kahit hindi. The Hanged Man, okay, this person is waiting. Naghihintay sa'yo, the Ace of Cups. This person has a lot of love for you, pero with the Eight of Swords, pwedeng itinatago niya yon, lalo na with the Strength card at saka the Ace of Cups. Naghihintay siya ng tamang time kung kailan niya mai-open sa'yo yung emotions niya na yun sa'yo. Hinihintay ka talaga niya kasi noon pa man, noon pa siya naghihintay. Hindi lang siya nito-nito lang naghihintay, noon pa siya naghihintay. So technically, matagal na siyang naghihintay, sanay na siyang maghintay. Ano ang nasa isip mo regarding this person? Three of Swords, the King of Pentacles. Actually, you have a lot of things to offer dito sa person na ito. I don't know, could be dealing with the situation na may third party na involved dito with the Three of Swords. Pwedeng nasa side mo yon or sa side niya. Whichever side, pero yung iba sa inyo nasa side mo yon eh. Kasi with the Knight of Wands, ito rin naman yung nagiging dahilan kung bakit hindi mo pa siya matawagan, makonnect siya, makommunicate because of this third party situation, which is lalo na kung nasa side mo. Kumbaga, ito lang yung pinaka nagpipigil sa'yo. And then, maaaring kaya siya naghihintay sa'yo. Also with the Hermit, that's like a single energy na nakukuha natin doon. So you could be in a relationship. Tapos yung person, actually kung ikaw ang nasa relasyon, parang ikaw yung nagbibigay or gumagawa ng lahat doon sa relationship na yon. And then yung person na kakonnect mo, parang alam mo yun, wala akong masyadong nakikita sa kanyang something na ginagawa niya. Maybe efforts, pero maybe sa lahat, money, etc. Yung mga ginagawa, ikaw yung pinaka lagi na gumagawa noon sa connection ninyong dalawa with that person. So, ano na sa isip ng person na ito towards you?
ano nasa isip niya patungkol sa'yo. We do have here the Three of Pentacles. Okay. The Three of Wands. Ayan. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Energy. So, the Queen of Swords. Yeah, I told you, kaya siya umiiwas because of that person. Na hinihintay niya na mawala sa buhay mo. Like, the world, yan. Nagkakaroon ng separation sa inyo, or distance sa inyo, separation, tsaka bakit siya umaalis, lumalayo, umiiwas. Wala naman siya magawa eh, with the Four of Swords. Alam nga naman, sumugod ako na nandyan pa yan. Parang ganun ang energy niya, no? I want this new beginning with the Ace of Pentacles. Gusto niya to, kaya lang gusto ko lang. O hindi ko magawa ng action yan. Gusto ko lang ng new beginning sa ating dalawa. Naghihintay lang ako kasi wala naman ako magawa kundi maghintay. Okay? So person mo, you feel like yung person mo nililet go ka, kina-cut off ka, nilalayuan ka, umaalis. Eh kasi wala naman din siyang choice. Alam mo yon, wala naman din akong choice kundi umiwas. Ganun yung energy ng person mo. And then, Three of Wands, Three of Pentacles, Three of Swords. Yan ang magkakatapi. That's number three. Okay? Tatlong three na yan. And actually, gusto ng person mo ng growth. Kaya lang, ang pinaka-actions niya is the Queen of Swords, ang umiwas. Okay? And then, pwede nga na, alam din ng person mo na marami kang kayang i-offer. And pwedeng alam mo yun, na marami kang kayang i-offer. Well, hindi naman sapat kasi yung offer or na yan. Kumbaga, hindi naman sapat yung offer mo na yan kasi how would I take it? Paano ko i-take yung offer na yon? Eh may isa pang kakonect ka dyan. Parang ganun. So anong emotions mo towards your person? Kung hindi ka nakaka-relate guys, hindi para sa'yo to. Hindi para sa'yo to kasi napakakunti lang ng energy na kakuha kong makaka-relate dito. Emotions mo towards your person. Eight of Cups, yeah, you're moving on. Umaalis ka, lumalayo ka, and then you're focusing on your future. Kasi naiinis ka na rin sa person mo. Ba't ang tagal? Mahal mo siya, ba't ang tagal? Eh, anong gusto? Guys, natataka din ako sa'yo. Kasi, anong gusto mong gawin niya, di ba? Wala naman din siyang choice. If you're in a relationship, you have to leave the relationship bago mo siya i-expect na dadating siya sa buhay mo. Na hindi naman talaga magte-take ng actions yung isang tao na makakagulo lang siya sa'yo. Okay? So, ano namang emotions niya para sa'yo? The Queen of Swords, yeah, I told you. The Queen of Swords loves you with the Ace of Cups. You are the King of Swords. Umiiwas ka kasi wala ka nakikita sa kanya. Which is, wala ka makita sa kanyang pagmamahal dahil hindi naman niya talaga magawang masabi yon or magawa sa'yo yon dahil nga, hindi nga pwede. You know what I mean? The Two of Cups, both of you love each other. Both of you may mutual understanding. Mahal mo siya, mahal ka niya, mahalin niyo ang isa't isa. Ang problema, may isa pa. The Ace of Wands, the Page of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Energy. Gustuhin man niyang sumunod, hindi pwede. Gustuhin man niyang lumapit, gumawa ng action, makipag-communicate, hindi pwede. Gustuhin man niya yung mga bagay na yon na katulad ng kagustuhan mo na gawin niya para sa'yo. Kaya lang hindi pwede. You both of you, there's a soulmate connection here, the High Priestess. Alam niyong pareho yan eh, yung soulmate connection. Ramdam niyong pareho yan. Kaya lang maraming problema, maraming nagpapagulo sa connection na ito with the Eight of Wands. Okay, so what will happen in the near future for the both of you? The Eight of Pentacles, the Chariot, the Three of Cups, and the Seven of Swords. The Emperor is at the bottom of the deck. Someone here is magfo-focus sa pag-iipon para mas makabuo ng something na stable like the Four of Wands, maybe career, career, home, house, ganyan. Medyo nahihirapan lang siyang ma-achieve yung mga pangarap niya or dreams niya because of maybe financial issues. Kasi may pera nga, pero may mga bagay na kailangan unahin muna. Maybe priorities, bills, ayan. So, pwedeng, oo, mataas pangarap na itong taong to, which
is for some of you, gusto niyang baguhin yung direction ng buhay niya, kaya lang medyo may financial problem. Ayan. Or yun nga, marami kasing dapat unahing bayarin. And then, nakakita tayo dito ng, this is your energy in the near future with the Eight of Pentacles na mas magpo-focus ka sa career, sa work. Pero meron ka rin mga hindi masyadong mapag-focusan. Maybe for some of you, may dagdag na income or money sa'yo. Pero meron ka rin bagay na medyo mapapabayaan mo ng konti. Because we do have here the Chariot. Masyado kang busy, moving, more on movement na nakikita natin sa'yo. You know, gusto mo man pagtuunan ng pansin yung isa, kaya lang hindi mo kasi mapagsabay-sabay. You know what I mean? So, may mga, maybe pagdating sa career mo, hindi mo mapapagsabay. Nakakamay nga pala ako ng mani, peanut butter. This could be your needing mani, peanut butter, something to do with peanuts. And yung person mo, nandun yung, na in the near future, nandun pa rin yung kagustuhan niya makipag-reconcile sa'yo with the Seven of Swords. Kaya lang masyado rin siyang problemado para makipag-reconcile sa'yo. Clarify the Seven of Swords. Yeah, the Four of Cups, marami siyang isipin, marami siyang problema, marami siyang, you know, nandun lang yung kagustuhan niya makipag-reconcile, babe. But maybe, pwedeng ito yung person mo na namomblema dito eh. Tell me about the problem. And the Four of Swords, ito yung problema ang hindi niya kayang matapos agad-agad. Wala siyang magawa kundi maghintay. And then this is a problem na pwedeng may kinalaman sa legal matter or mga kaguluhan, pag-aaway, pagkakagulo, arguments. So pwedeng yung person mo dumadaan siya sa problema, matinding problema, pagsubok sa buhay niya, kaya hindi niya magawang makipag-reconcile sa'yo. Pero gusto niyang makipag-reconcile sa'yo. Okay? So, yeah, that's it for now. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs, Libra Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.